Welcome back po sa ating channel mga katisaranti. Nandito naman po tayo upang magpapakita tayo ng isa pong treasure site na kung saan may hugis puso na napakalaking bato na maaaring naglalaman po ng giveaway. So ito po ay ating ipapakita sa inyo at i-analyze natin kung saan nakalagay ang giveaway. Ito po ay may parang animal character na nakatingala, na mahalatang may mata at nakatingala pa itaas, at ang kanyang pong katawan ay heart shape. So ito pong batong ito ay positibo sa tinatawag na Yamashita Treasure Marker, na kung saan ang tinutukoy niya ay ang nakatagong kayamanan na kung saan ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. At kung mapapansin natin, hindi masyadong halata ito pag nilapitan natin, at ito ay mahalata lamang kapag tayo ay lumayo. Magiging visible lang po ito kapag lumayo tayo at hindi natin mahalata kapag tayo po ay lumapit, sapagkat sa paningin natin ito ay bato at malata natin may mga aro na nakaupit sa kanyang katawan na napakalaki. Ito po ay hindi visible kapag lumapit. Kapag lumayo lamang po tayo natin na mapapansin na ito po pala ay isang aro mga ka-treasure hunter. So itong batong ito ay halatang ginawa lamang po ng tao, at ito ay putol, walang tulis mga ka-treasure hunter. Mapansin natin yung bato na yan ay may nakaupit na parang box na kwadrado, na parang ammunition box. Yan po ay parang simento na napaghalo-halong chromite at saka cement, na kung saan maahalatang gawa po ng tao yan. So yan po ay mga treasure marker ng mga Japanese Imperial Army. At maaaring itong lugar na ito ay napakalaking sikreto sa ilalim, at malawak po ang kanilang ginawa sa ilalim po ng mga garden dito mga ka-treasure hunter. Ito po ay nasa kabilang pisngi ng bundok na ating kinalalagyan. At kung nakaside view tayo eh, napakalaking arrowhead siya na putol at hugis puso ang kanyang itsura. Arrowhead, heart shape arrowhead, na kung saan putol na napakalaki. Ang ibig sabihin niyan ay diyan sila nagbaon, nagumpisang maghukay at nagtago ng kayamanan, sapagkat pag sinabing putol, hindi na po tayo magta-travel, at maaaring dyan po sa ilalim niyan ay may umpisa na ng butas paakyat sa itaas, at maaaring may mga giveaway sa gilid niyan. At kung mapapansin natin dito tayo sa east na kapwisto, siya ay parang budan na kahiga. Yan yung pong ulo at ang kanyang katawan na kung saan para siyang nakahiga na Buddha na natutulog. So siya po ay nakahiga lamang, at mapapansin natin nakakaiba talaga mga ka-treasure hunter. So punta tayo dito sa side nito, sa west side, at mapapansin natin na mayroon tayong makikita na simento na parang letter C na may nakauka na parang letter C sa ilalim. Halatang ginawa talaga ng tao, sapagkat walang natural ng ganyan na nakakarb, na perfect ang pagkakarb niya mga ka-treasure hunter. Napakaganda po ang pagkakarb ng batong yan, na kung saan may letter C sa gilid. So tunnel po talaga ang tinutukoy kapag nakakita tayo ng ganyan, at nakaharap siya sa parang box. So maaaring sa loob ng tunnel ay may pinasok ng mga box sa loob. So boxes na ipasok sa loob ng tunnel. Yan po ang ating analysisyon dyan. At pumunta tayo dito sa itaas niya. Yan, nandoon sa ibaba yung heart shape. Yun. So maaaring doon sa ibaba ay mayroong giveaway na kung saan nakapaloob doon sa heart shape na yun, sa loob po ng bato or dinaganan ng bato. Sapagkat itong batong ito, mapapansin natin may arrowhead siya na hindi masyadong halata, paakyat. So tunnel at may arrowhead na paakyat, ibig sabihin tunnel ahead doon sa itaas. So yung letter C, tunnel, at yung arrowhead na yun paakyat, ibig sabihin that direction pa itaas, yung may arrow na yun ay nandun ang nakatagong kayamanan sa loob ng tunnel, mga boxes. So ito po ay narito sa mga garden na pinagtataniman nila, at hindi alam ng mga tao na may nakatagong sikreto dito, sapagkat hindi masyadong halata
mga katresuranter ang batong ito sapagkat kung hindi tayo magaling bumasa at wala tayong background sa treasure hunting ay mapagkamalan natin na ordinaryo lang talaga ito sapagkat magtataka tayo sapagkat kakaiba po talaga ang pagkagawa ng batong ito at wala po kasi mga natural na may mga carving na halatang handmade ang pagkagawa. Mahalata kasi natin yung natural sapagkat yung natural ay baku-baku yung pagka-ukit o hindi masyadong visible. Subalit ito ay mga visible talaga na kung saan mahalata natin ito ay gawa lamang ng tao. Itong area na ito ay malawak ang pinaglagyan ng mga Yamashita treasure at maaaring napakarami ang naibaon dito na hindi lamang iisa sapagkat napakarami po ang rice, parang rice terraces or terraces na kung saan pinagtataniman po ng mga bulaklak ng mga tao na kung saan maaaring hindi alam na ito po pala ay napaglagyan ng mga Japanese ng mga itinago nilang kayamanan dito po sa kabundukan yan ng Benguet at itong Benguet ay isa po sa tinatawag na legend ng mga Japanese Imperial Army. Dito po nahuli si General Yamashita. So balikan po natin ang heart shape na ito na kung saan mayroong nakaukit sa gilid na parang box. Yan, napapansin ninyo, may parang box siya sa gilid na nakaukit yan. At straight na straight po ang pagkaukit kapag nilapitan natin at nilinis natin ay mahalatang may guhit ito na kung saan maaring ito ay ang palatandaan na dito bubuksan ang itinagong gold bar na giveaway or items na kung saan dito itinago. Ito po ay ang buksanan maari pag atin pong tinibagyan ay maaaring nandiyan sa loob po ng bato ang itinago. So hindi naman tayo sigurado, subalit yan po ay isang prospect lamang na kung saan maaari sapagkat yan pong inukit na yan ay masyadong halata at malalaman natin kaagad na kakaiba siya at maaaring napaglagyan nga ito ng sikreto sapagkat hindi naman gagawin ito ng mga ganitong klaseng estilo na wala silang itinago at ano naman ang purpose nito ng guhit na ito na halatang ginawa lamang ng tao at square talaga ang pagkagawa. Maari kasing ang tinutukoy nito ay ang mga square na box ng taniman ng bulaklak at mga boxes na kung saan ibinaon po sa gitna ng mga taniman ng bulaklak or mismong sa ilalim ng batong ito ay may mga box na nakalagay or isang box na giveaway lamang na kung saan ito ang tinutukoy ng nakaukit na box dito sa heart shape na ito. Maaring under nito sa heart na ito ay may box ng gold bars or jewelry boxes na kung saan ito ang tinutukoy ng nakaukit sa pisngi sa kanang bahagi ng hugis puso. So ito po ay nasa kanang bahagi mga ka-treasure hunter. So yung sa left side ay may arrow tayong makikita doon. So ito ay visible masyado. Kahit lapitan mo, layuan mo ay makikita. Subalit kapag hindi ka sanay sa pag-treasure hunting ay baliwala lang yan. Sapagkat pwedeng mapagkamalang natural lang yan. Pero sa mga treasure hunter talagang halata na man-made yan. So ito pong lugar na ito ay daanan mga ka-treasure hunter. Kaya kung magtatanong kayo bakit hindi pa natin ito kukunin, ay napakahirap po itong kukunin sapagkat maraming tao dito ang dumadaan at kung mga Japanese Imperial Army ang magbabalik dito ay kanila lamang po itong bubuhusan ng kemikal at malulusaw yan at napakabilis po nilang kukunin yan gamit po ang mga kemikal na pangtunaw ng bato na maaari kasing sa loob mismo niyang kwadrado na yan ay may nakadikit yan na giveaway mga treasure hunter. Ito ay ipinapakita natin upang lubos na maintindihan ng ating mga ka-TH na kapag nakakakita sila ng mga ganyang klaseng mga sign ay maaaring naglalaman ng mga giveaway yan mga ka-treasure hunter.
maaring dinaganan dyan or maaring sa ilalim yan ho, kaya nyo pa at maaring sa loob mismo ng batong yan ay mayroong ilang pirasong gulbar. So hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi at hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Yusuf Yamato.